with you is signs na uulitin niya muli ang mga pagkakamaling ginawa niya sa'yo. Be careful, hindi lahat ng taong nagsusorry or humihingi ng kapatawaran sa'yo ay sincere. Not everyone will handle your heart with the gentleness it deserves. Although, every relationship ay meron talagang ups and downs. Pero, hindi lahat ay willing na mag-improve ang relasyon nila sa'yo at ang pagtrato nila sa'yo. You deserve someone na natuto sa mga kamaliang ginawa niya sa'yo, na gagawa ng mga active effort para mas mag-grow siya para sa'yo. And yes, umasa ka na talagang nagbago na siya at hindi niya nauulitin ang mga pagkakamaling ginawa niya sa'yo. Eh, paano yun? Tao lang siya. Nagkakamali siya. Paano kung pumasok uli siya sa same situation kung bakit nagawa niya yung mga dahilan ng pagkakamali niya sa'yo? Here are the some signs na posibleng ulitin niya uli ito sa'yo. Number 1, ipinamumukha niya sa'yo yung kabutihan niya sa'yo. Kapag nami-mention mo sa kanya yung mga pagkakamali niyang nagawa sa'yo, mag-a-act siya na parang ungrateful ka. Lahat ng magandang ginawa niya sa relasyon niyo na normal lang naman ay ibinabato niya sa mukha mo kapag nagkakaroon kayo ng mga discussion. Of course, hindi ka pa talaga magaling. At every time na nami-mention mo ang mga pagkakamali niyang yun, nagre-react siya ng hindi maganda. Hindi pong ang mabait sa relasyon ay siya at nagkulang or nagkamali ka kaya nagawa niya yun. Pakiramdam niya, powerful siya at ikaw naman pinaparamdam niya na unsatisfied ka. Pagkaganya, asahan mo, wala nang intention na magbago ang taong yan at uulitin niya pa uli yung mga pagkakamaling ginawa niya sa'yo. Number 2, they never take your emotions seriously. Yung tipong pagka nabibring up mo uli ito or umiiyak ka dahil naalala mo yung mga pain mo, ang sinasabi niya sa'yo is nag-overreacting ka. Ganon yung accuse niya sa'yo every time na na-upset ka at pinaparamdam niya sa'yo na parang wala siyang kasalanan dito. Instead of taking responsibility kung paano kanya tratuhin sa mga oras na naaalala mo uli yung mga pananakit niya sa'yo, kabaliktaran yung ginagawa niya doon. Tandaan mo, kapag hindi siya marunong mag-acknowledge nung mga pain na ginawa niya sa'yo at masyado siyang defensive, hindi na magbabago ang taong yan. Kasi hindi siya nag-learn at hindi siya nag-grow doon sa mistakes niya. So, ang tendency, uulit-ulitin niya yung behavior na yun kasi nga, pakiramdam niya, wala namang mali sa ginawa niya. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Number 3, ito madalas nangyayari to. Their apologies somehow always ends with you comforting them. Anong ibig kong sabihin dito? Kapag sinasabi mo yung mga frustrations mo sa kanya, tipong sobrang nalulungkot talaga yung mukha niya, yung tipong naiiyak pa yan, at sasabihin niyang, sinubukan ko namang pigilan, pero ang buhay ay sadyang napakahirap talaga sa akin. Bakit lahat na ginawa ko, bakit ganito pa rin ang naging result? Bakit hindi nakikita ng mga taong ito na nagsisisi na ako? Mabuting tao naman ako. Talaga lang sadyang nagkakamali ako. Yung mga ganyang lines and so on. Yan yung mga pampag-guilty niya sa'yo. So ang end up, ikaw ngayon ang magko-comfort sa kanya. Syempre, nakikita mo na malungkot na siya. So, magigilty ka. Dahil nga naman, may isip mo, nag-try naman na siya. Pero ako ata ang may problema bakit hindi ko pa rin matanggap na may mga nangyaring ganito. Mababaliktad ngayon, ikaw na ngayon yung nag-a-adjust para sa kanya. Yung apology niya, ginagawa niya yon para i-comfort mo siya. Kung bawat conversation ninyo ay ganito palagi na parang siya yung biktima at yung mundo or ikaw ang may kasalanan kung bakit nagawa niya yung pagkakamaling yun. Meaning, posibleng uulitin niya uli
ang mga pagkakamali niyang ginawa sa iyo once na dumating uli, yung pagkakataon or yung chance na magawa niya uli ito. Kasi alam niya na kung paano kanya i-manipulate. Alam niya na kung ano yung weakness mo. Last one, they make you sound like ikaw yung bad guy sa family and friends niya. Yung tipong after nung mga pagkakamaling ginawa niya is okay naman kayo sa public. Okay naman kayo sa harap ng pamilya at mga kaibigan niya pag magkasama kayo. Pero kapag nakatalikod ka na, ikaw na yung parang lumalabas na masama at siya na yung biktima. Extra charming pa yan at tinatrato ka talaga niya ng maayos kapag nasa public kayo. Para bang wonderful partner at napakaswerte mo sa kanya. Basically, they're trying to discredit you. Ang intention niya doon, once na nagsalita ka tungkol sa problema niyo doon sa family and friends, hindi maniniwala sa'yo yung kamag-anak at mga kaibigan niya dahil hindi naman yun ang nakikita nila sa public kapag magkasama kayo. So, kapag ganito siya, after na makagawa siya ng mga kasalanan sa'yo, posible na ulitin niya uli ang mga pagkakamaling ito. Minsan, nagmamahal tayo kahit na yung taong ito ay paulit-ulit nakakagawa ng hindi maganda sa atin. Pero lahat yan ay lagyan mo ng hangganan. Hindi lahat ng tao ay deserve ng pagmamahal mo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na pinag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below. And also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Always take care. Bye! Thank you.